Maligayang pagbabalik sa aking klase. Ngayon ay bibigyan ko ng pagpapatuloy ang naging talakayan natin hinggil sa kasaysayan at pag-unlad ng wikang Filipino. Sa unang bahagi ng naging aralin natin, natutunan mo ang iba't ibang anyo o iba't ibang teoryang nagtangkang ipaliwanag ang pinagmulan ng wika. Ngayon naman ay malalaman natin ang mga pinagmulan ng ating wikang pambansa. Okay? Mula sa siyentipikong pagpapaliwanag. Maraming tanong ang sasagutin ng paglalahad ng kasaysayang ito at bago pa man ito itinalaga bilang isang wikang pambansa ay marami na rin ang pinagdaanan nito. As you can remember sa naging talakayan natin noong mga nagdaang araw, mga nagdaang linggo. Ating alamin ngayon yung kasaysayan ng wikang pambansa ayon sa mga pag-aaral ng mga eksperto ngayon. Okay? And sadyang naging isang malawak na palaisipan kasi sa mga siyentipiko at antropologo kung paano talaga umusbong o saan nga ba nagmula ang mga taong unang nanirahan sa Pilipinas. And maraming mga alamat at teorya ang nabuo mula sa mga katanungan na ito patungkol sa kung ano yung pinagmulan ng lahing Pilipino. And narito yung ilan na mga teoryang ito ang siyang nabuo. Dalawa sa mga teoryang ito ang siyang ipapakita ko sa inyo, ipapakilala ko sa inyo. Una na rin yan is yung teorya ng pandarayuhan. Okay, ngayon na bibigyan natin ng tuon yung pangyayari hinggil sa paano tayo or ano yung wika na meron tayo sa panahon ng mga katutubo. Panahon ito ng hindi pa tayo sinakop ng mga dayuhan, kumbaga. So, again, yung teoryang munang ipapakilala ko sa inyo ayon sa nabuong mga teorya hinggil sa mga katanungang kuha sa mga siyentipiko at mga antropologo. Kumbaga, ito yung teoryang pandarayuhan na tinatawag din na wave migration theory. Yung teoryang ito ng pandarayuhan, yung wave migration theory na ito, ay pinasikat ni Dr. Henry Otley Bayer. Siya yung nagpasikat, siya yung nagpakilala ng nasabing teorya na ito. Isa siyang Amerikanong antropologo sa taong 1916. Naniniwala siya ayon sa teoryang ito na may tatlong malalaking pangkat ng grupo ang siyang unang nanirahan sa Pilipinas. Ito yung pangkat ng Negrito, Indunes at Malay. At ayon yan sa naging teorya niya sa wave migration theory. So may tatlo, naniniwala siya na tatlo yung unang pangkat, malaking pangkat na siyang nanirahan sa Pilipinas. Pero pinabulaanan siya ni Dr. Robert Fox ng matuklasan ng grupo niya na ito kasi grupo sila ng arkeologo na mula sa Pambansang Museo ng Pilipinas na katuklas sila ng bungo and buto mula sa Tabon, Palawan. Okay, sa yungib ng Tabon, Palawan taong 1962. So rito mula sa pagkakatuklas na iyon, yung naging teorya, yung wave migration ni Bayer ngayon, parang napabulaanan na palitan ng panibagong paniniwala na nagkaroon bago pa man nagkaroon ng mga malaking grupo na sinasabi ni Bayer na nanirahan sa ating bansa, ay naroon na yung mga taong Tabon or Tabon Man. Since tinawag nilang Tabon Man ito dahil natagpuan nila yung buto and bungo sa yungib ng Tabon, Palawan. So, ayon kasi sa naging pag-aaral, pagsusuri, 50,000 years ago,
nag-exist na yung mga sinaunang tao na ito. And makikita pa nga sa yungib na iyon, yung iba't ibang buto ng paniki and hayop na pinaniniwalaan na nabubuhay yung mga sinaunang tao na ito base sa nakapaligid sa kanila, base sa kalikasan mismo. And mula sa natuklasan na buto and bungo na ito, mga bagong pag-aaral na lumabas sa pangunguna ni Felipe Landa Hucano, pinag-aralan nila ng mas maigi yung nasabing buto na natagpuan ng grupo ni na Dr. Bayer. Tinawag nila ito, pinag-aralan nila ito, inuri nila ito bilang taong Peking and then taong Java. Taong Peking daw, Peking man, sinasabing nauuri siya sa Homo sapiens or yung modern man, and then taong Java man yung Homo erectus. Kung napag-aralan, nung tatandaan ninyo, yung aralin ninyo yung sa science, natalakay yan. O yung mismong sa kasaysayan, yung EP ninyo, natalakay din to. At mula sa pag-aaral na iyon, sa natagpuang buto, mula sa yungib ng Tabon, Palawan, may mga umusbong pa, nakatuklas pa ng panibagong buto si Dr. Armand Mijares. And sinasabi nila, natagpuan nila yung buto na ito sa kuweba ng Calao Cagayan. Calao Cagayan, tapos yung natagpuan, pinag-aralan nila ito at natuklasan na hindi lamang siya mas naunang dumating sa, una siyang dumating sa taong Tabon in which claim nga 50,000 years taon silang nanirahan. Itong naman kay Dr. Mijares, kanya na yung natagpuan niyang buto ayon sa naging pagsusuri, it's about 67 taon na nanirahan yung mga taong Calao since nagtagpuan yung buto nila sa yungib or sa kuweba ng Calao Cagayan. So more or less, kung mapapansin ninyo yung pagtukoy nila sa kung sino man yung unang nanirahan and such, mas naging accurate ngayon yung naging pag-aaral ni Dr. Mijares dahil sa tagal ng sa naging pagsusuri, yung tagal kumbaga ng taon na nanirahan ito, more or less. Masasabi din natin na mula sa mga pangkat na siyang dumayo sa ating bansa, nagkaroon tayo ng sistema ng pakikipagkomunikasyon, nagkaroon tayo ng sistema ng pakikipagkalakal sa ibang tao. And sa pagkakalakal na iyon, nagkakaroon tayo ng pakikipagkomunikasyon sa isa't isa. Kaya narito yung ikalawang teorya na nabuo, yung teorya ng pandarihuhan mula sa rehiyong Austronesian. Teoryang pandarihuhan mula sa rehiyong Austronesian, pinaniniwalaan na yung mga Pilipino ay nagmula sa lahing Austronesian na hango sa salitang Latin na auster na south wind and nesos na isla. So sa teoryang ito, ayon sa dalawa kasi yung parang pinaniniwalaang pinagmulan ng Pilipino na yung nanirahan sa ating bansa ba. Ayon sa paniniwala ni Wilhelm Solem II na ama ng arkeolohiya ng Timog Silangang Asya, ang mga Austronesian ay nagmula sa mga isla ng Sulu and Celebes na tinawag na Nason Tao. Ayon naman kay Peter Bellwood, ang Austronesian daw ay nagmula sa Timog China at Taiwan na nagtungo sa Pilipinas noong 5000 BC. So dalawang magkaibang paniniwala hinggil sa teoryang ito na pandarihuhan ayon sa pinagmula ng Austronesian. Pero more or less, kung tutuusin,
masasabi natin na nagkaroon ng iba't ibang pakikipag talastasan, pakikipagkomunikasyon yung mga tao noon dahil para maiparating, say for example, sa pagkikipagkalakalan para mabenta, para magkaroon ng pagbabarter, and iba pa. Kaya natuklasan ng isa sa mga museo, kumbaga, naroon nga sa isa sa mga museo yung panulat na meron tayo noon ng mga sinaunang tao na nanirahan sa Pilipinas ng isang sistema ng pagsulat, which is yung baybayin. Okay, so yung baybayin na siyang may pruweba pa nga na nagkaroon tayo ng ganitong sistema ng pagsulat. Nasa museo siya ng Santo Tomas, paaralan ng Santo Tomas. Actually, nakaukit siya sa bias ng Kawayan, yung parte ng Kawayan, you know, tapos nakaukit doon yung panulat na baybayin, yung sistema ng panulat na baybayin. Tinatawag siyang katutubong paraan ng pagsulat ng baybayin. Ngayon, kung siguro kung hindi tayo nasakop at napanatili, hindi sinunog ng mga Espanyol yung mga panulat, naglalaman ng mga panulat ba na baybayin, siguro up until now, buhay pa rin yung sistemang ito. Pero yun nga, sinunog ng mga Espanyol kasi yung mga sulatin na laman ay baybayin, yung panulat na baybayin. Tapos naniniwala kasi sila, pinaniniwalaan nila na mula daw sa Diablo, and isa na rin para madali nilang may palaganap yung Kristyanismo. Yung isa sa mga dahilan nila kung bakit nila sinunog, para maipalaganap nila ng madali and, yung Kristyanismo, and ayaw nilang gamitin yung paraan natin ng pagsulat, maging yung pananalita and such. And then, yung baybayin ngayon, kung buhay pa siya, maganda siya na pag-aralan. In a sense na sarili nating identidad. Sa atin talaga ba? Ngayon kasi, yung mga alpabeto na meron tayo, adapted na yan sa mga bansa na sumakop sa atin. Mula sa Espanya, yung mga Amerikano na talagang sila yung nagbigay sa atin ng pagkakataon na makapag-aral, di ba? So yung alpabeto nila, yung parang nakuha natin, yung mas lumagana pa ba up until sa kasalukuyan ngayon. Kasi kung baybayin pa, buhay pa yung baybayin ngayon na siyang gamit natin sa mga paglalagay sa tarpaulin at iba't ibang mga pahayagan at mga aklat, siguro masasabi natin na yung kultura natin noon, buhay na buhay, kumbaga, sa panulat lamang, baybayin. At hindi sana ganitong mga titik ang siyang nakikita ninyo ngayon, bagkos ay nasa pagsulat na baybayin. And a little background about baybayin, binubuo ito ng 17 titik, 3 yung patinig, I mean, and then 14 yung katinig. Patinig yung vowels, and then katinig is yung consonant. 3 lamang siya. Malalaman niyo kung bakit 3 lamang. Eto. Patinig, 3, A, tapos E, I, is isang tunog lamang yan. Isang tunugan lamang na yan. Tapos O at U. So iba yung pagkakasulat. Papansin niyo, iba yung pagkakasulat niyan. Okay? So A, E, I, O, U. Yan yung patinig na kung saan sama na yung I at I. Tapos yung O at U. So, yan yung patinig. And then yung katinig, sa baybayin natin, I mean sa alpabeto natin ngayon, ay letter lamang, right? Pero sa baybayin, kapag bibigkasin natin yung katinig, may kasama siyang patinig. Okay? Syllable siya. Dili siya usara katitik. By syllable siya, kumbaga.
by pantig. So, baka, daga, halamana, nga, pasa, tawa, ya. So, yan yung katinig. And kung mababansin ninyo, ganyan pagsulat. Paano ngayon kayo makakasulat ng isang salita na kung saan, Miss, bakit pawang mga titik A yung nakarugtong sa katinig? May, tawag dito, may tuntunin siya. At ito yun. Ang mga katinig ay binibigkas na may kasamang tunog ng patinig na A. Okay, yan yung sinabi ko nina. Kung nais basahin or bigkasin ang mga katinig na kasama ang katunog na I o I, nilalagyan ang titik ng tuldok sa itaas. Samantala, kung ang tunog ng U at U naman ang nais isama sa pagbasa ng katinig, tuldok sa ibaba, nito ang inilalagay. It's either tuldok, yung iba, it's either tuldok, yung iba naman may mga, may cross-cross yun. Yung cross na sinasabi doon is pag wala ng tunog. See? Okay? So, say for example, eto, yung ba, kapag may tuldok yan dito sa taitaas, nagiging be or bi ang yung pagkakabasa niyan. Pero kung ang tuldok ay nasa ibaba nito, ng simbolo na ito, kung nasa ibaba yung tuldok, pagkakabasa niyan, yung tunog na karutong niyan is yung bo or bu. Same goes with the other na katinig. Okay? So, yan. Ito. Halimbawa. Yan. So, yung ba, so, yung so dyan na ang original is sa, di ba? Kung wala yung tuldok, basa yan. Pero may tuldok sa ibaba na nangangahulugan na yan ay tunog u at tunog o or u. So, baso. And then sa, eto rin yung kabila, pito. So, yung p, nasa itaas yung tuldok, since yung tunog na nais is yung e or e. Tapos yung to, nasa ibaba, pito. So, that's it. Para sa pagsulat ninyo ng baybayin. And gumagamit ng pahilis or dalawang pahilis na guhit, yung ganito, yung nasa screen ninyo sa hulihan ng pangungusap bilang hudyat ng pagtatapos nito. So yan kumbaga ang ipinapalit sa tuldok or yung period na ginagamit natin ngayon. So kung may makikita kayong ganyan, yan yung katapusan ng sentence. So dalawang pahilis instead of tuldok na nagamit natin ngayon. Ito yung halimbawa. Ako ay Pilipino. So yung pahilis na yan, nangangahulugan na yan yung katapusan ng sentence. Okay? And then, kung mapapansin niyo yung I dito, di ba? Ako ay Pilipino. Yung A, titik A dyan, eto. Yung titik A, eto yung nire-representa, letter A. Tapos eto ay ya. Ya dapat to, ya. Pero may cross dyan. Nangangahulugan yung cross sa ibaba na pagtanggal sa tunog na katinig. Okay? Patinig. Pagtanggal sa tunog na patinig. Yung patinig na A, E, I, U. Okay? So, matatanggalin ninyo yan gamit yung cross. Kung cross ang nasa ibaba, natanggal yung tunog na patinig. Okay? Kung period naman, taas at ibaba, yung taas, yung E at I, tapos yung baba is yung O at U. Tapos yung pahilis ay siyang nangangahulugang katapusan or period sa atin ngayon. Okay? Now, ay may nakuha kayo na kunting kaalaman kung paano ninyo isulat, paano kayo makakapagsulat ng isang baybayin. And kung may mga questions man kayo hinggil sa pagsulat nito, hinggil sa gawain na siyang ibinigay ko sa inyo, ay idulog agad ito sa akin para masagot natin yan. Okay? So, salamat sa pakikinig.